Panoorin natin ang kuha ng CCTV ng pag-atake ng gunman sa Resorts World Manila nitong Biyernes. At ang mainit na balita, hatid ni Katrina Sol. Taxi used by the gunman. Sa mga kuha ng CCTV ng Resorts World Manila, 12:07 a.m. noong June 2 nang bumaba mula sa isang taxi ang gunman. Nakasuot ito ng black hooded jacket at may dalang backpack. Diretso itong pumasok sa elevator papunta sa parking area. May nakasabay pa itong dalawang babae. May dalang backpack ang gunman at walang makikitang dalang armas. 12:11 a.m. nang pumasok ang gunman sa mall sa pamamagitan ng second floor parking area entrance. Hindi ito dumaan sa metal detector. Sinubukan siyang pigilan ng security guard pero inilabas niya ang kanyang M4. Dito na nagpaputok ng baril ang suspect kaya agad na inireport ang insidente sa mga otoridad. Inilikas na rin daw ang 12,154 guests at employees ng hotel. 12:12 ng madaling araw nang dumiretso ang gunman sa Prosperity Court habang pinapaputok ang kanyang baril. Sinisilaban ng suspect ang ilang gaming table. Pumasok siya sa isang gaming salon at muling sinilaban ang iba pang gaming table. Matapos nito ay dumiretso siya sa Bar 180 area. Nagpaputok ng baril sa kasinilaban ang dining area. Pumunta rin ng gunman sa slot machine area at sinilaban pa ang ilang slot machines. Pagsapit ng 12:18 a.m., nagpunta ang gunman sa chip bank room at kumuha ng ayon sa pamunuan ng Resorts World 113,100,000 pesos na halaga ng plaques o yung tinatawag na high denomination chips. 12:20 a.m. nang magsimulang dumating ang mga pulis. 1:10 a.m. makikita ang gunman sa staff basement area. Dito na ito nakipagbarilan sa security team ng Resorts World. Makikita na natamaan ng security guard ang gunman kaya iika-ika na ito maglakad. Mapapansin din na may dugo na ito sa mukha. 1:43 a.m. nang magtangka ng tumakas ang gunman. Nagtungo ito sa fifth floor ng hotel at pilit na binuksan ang isang kwarto. Naglabas rin ito ng mga kumot na sinunog niya. Matapos nito ay pumasok na siya sa room 510 at dito na raw niya binalot ang sarili ng kumot at sinilaban ang sarili bago nagbaril sa may baba na tumagos sa kanyang ulo. Ang mga ikinilos ng gunman ang dahilan kung bakit hindi ito itinuturing ng PNP na isang terrorist attack. We base our findings on physical evidence and of course from testimonial evidence. He could have shot everybody there. You see, he's even changing magazines. So what we saw there, he changed mag for at least 3 times. No, with all the ammunition, he could have killed hundreds of people inside that establishment. But he did not shoot anybody. He did not hurt anybody. He just burned the casino. Nirinaw din ng NCRPO na ang tanging tinamaan ng bala ng baril ay ang security guard na nakipagbarilan sa gunman. We have not received from the hospital that they were shot or they were injured because of gunshot wound. The only person who was injured because of gunshot wound is the security, the internal security of Resorts World. Suffocation pa rin daw ang lumalabas na sanhi ng pagkamatay ng mga biktima. Muli ring iginiit ng pamunuan ng Resorts World na gumana ang kanilang sprinkler system, sabi ng BFP. Sa dami ho ng sinindihan niya, kaya ho tinitingnan natin yung mga area ng sinindihan niya ay baka hindi ho nasama doon sa coverage ng sprinkler system, kaya nga ho mausok. Kasunod ng press conference, nagkaroon ng misa at vigil na inialay bilang pag-alala sa mga nasawi. Katrina Son, GMA News.